Itong hawak ko po ay shelf bracket. Ayan, bali dalawa po siya. Ayan. Ang kagandahan po dito, bukod sa heavy duty, matibay na, pwede nyo po siyang itiklo po, ipold, pag hindi nyo nagagamitin. Ayan. Ganun din po itong kabila. Ayan, ganyan po mangyayari. Ngayon, kung gagamitin nyo na po ulit yung shelf, iangat nyo lang po ito. Pakikita ko sa inyo kung paano po ito ikabit. Kailangan lang po natin ng electric drill na meron po tayong drill bit na pang concrete o pang bato. Ito naman po ay may butas na nakabang. So, kasi kung pader po ang ating paglalagyan, eh, kailangan po natin ng barena. Huwag lang po yung basta natin ipapako ng concrete nail. Pangit po yun, pumuputok po yun. Hindi po katulad ng ating i-drill bit o ibabarena, maganda po yung pasok. Ito po ang aking ilalagay na shelf. Ang size po niyan ay 10 inches by 36 inches or 3 feet yung haba. Yan po ay plywood na 3-port. Pininturahan ko lang po yan. So, ang gagawin lang po natin, una ay sukatan po natin kung ano yung taas na gusto nyo. Kalimitan kasi ay 70 centimeter or 27 to 28 inches. Tama po yan sa mga upuan. Para kung magsusulat po kayo ay sakto lang po. Try din po natin na kumuha tayo dun sa ibabaw ng hamba kung ito po ay nasa level na. Pero syempre, hindi rin po tayo katiwala dyan dahil hindi pa natin nakakuha ng level. Mas maganda yan po. Kung may level bar kayo, ay kumuha kayo ng sarili nyo para kung medyo tabingi yung naging guide nyo, ay maipapantay nyo. Ayan po. Importante po kasi yan eh, para maganda pong tignan ang pagkakalagay nyo po ng shelf nyo. Then ayan, guhitan nyo po para may mark po yan na hanggang doon po yung taas ng ilalagay nyong shelf. Gumamit po tayo ng metro o panukat. Sukatan po natin ng clearance kung saan po nating dapat ilagay yung dalawang bracket. Yan, ang inilagay ko lang dyan ay 6 inches po sa right side at sa left side. Then, kumuha po tayo ng triangle. Kuhanin po natin yung pinaka-eskwala para pagkabit nyo po ng bracket, nasa hulog po. Maganda po siyang tignan at hindi tagilid. Gumamit po tayo ng pencil o lapis. Atin pong lagyan ng mark yung butas na pagkakabitan po ng tornilyo. So, bali, dalawa po yan. Nasa inyo po kung gusto nyo pong dagdagan dahil may mga extra butas yung bracket. So, ayan po, magkabilaan nyo pong lagyan ng mark para pinaka-guide ng inyong pagbabarenahan.
gumamit po tayo ng TOX na pagkakapitan ng screw. Ngunit kung wala po tayong TOX, ayan, katuloy ang gagamitin ko, stick lang po yan ng kawayan. Or either kahit kahoy po, pwede pong gamitin. Basta ang importante po ay may mapagkakapitan ang screw. Kung gusto nyo na mas madali ang trabaho, bumili na lang po kayo ng TOX. At para ibabao nyo na lang po yung pinaka-TOX at doon nyo pakakapitin yung screw. Ito po medyo may konting tiyagaan lang kasi bibilugin nyo yung kahoy o kawayan, dahil katulad yung ginawa ko, saka nyo ipapasok sa binutasan yung pader. Ayan po. Yan nga lang po, talagang DIY. Pwede po yan. At para hindi na po kayo gumastos pa ng pambili ng TOX. Bagamat yun ay mura, pero kung wala nga po kayo, yan, pwede na po yan. At hindi na po kayo kailangan umalis pa ng bahay. Magagilap na lang po kayo ng kawayan o kahoy. Then, gumamit po tayo ng pako. Atin pong lagyan ng pinaka-konting butas yung pagkakapitan ng screw para madali nyo pong itornilyo ito. Ayan. Lagyan nyo po yung apat para sakto na po yung pagkakabit ng screw. Inyo pong mapapansin, ayan yung dalawang bilog po na kulay yellow. Hindi ko na lang po naipakita sa video kung ito. Kinalangan ko po yan ng karton kasi wala po sa level. Medyo pababa po siya. So, ang technique lang po dyan para makalangan nyo, luagan nyo lang muna po yung dalawang screw. Then, pagka medyo maluwag na, magtiklop po kayo ng karton, yung matigas na karton. Then,
ipasok nyo po doon sa ilalim. Ayun po. Ayan, kabilaan po yan, nilagyan ko. Then, saka nyo po hikpitan ng screw. Then, kuha na nyo po ulit ng level. Kung ito po ay nasa level na.